Hello mga anak, ayan, isang oras na naman na makabuluhan ng ating pagsasama para ipaliwanag sa inyo ang Kabanata 43 na pinamagatang mga balak. Ibig sabihin mga anak, marami pala tong plano, okay? So sino-sino nga bang ating mga tauhan sa kabanatang ito? Una, unahin na natin si Padre Damaso. Next, Padre Salve, Maria Clara, si Linares, si Kapitan Tiago, ang mag-asawang Don Tiborcio at Doña Victorina, at si Lucas. Sa mga oras na yon, dumating si Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago. Bakit siya pumunta? Kasi dadalawin niya ang kanyang inaanak na si Maria Clara na may sakit. Pag-akyat na pag-akyat ni Padre Damaso sa bahay, nakita niya kaagad ang kanyang inaanak na mukhang nahihirapan dahil sa kanyang karamdaman. Alam niyo ba kung paano natin ilalarawan si Padre Damaso? Mga anak, sobrang lungkot niya. Okay? Apektado siya sa pagkakasakit ni Maria Clara. Kaya naman, ang mga taong nakapaligid na nakakita sa mukha ni Padre Damaso ay hindi halos makapaniwala. Bakit? Kasi pag sinabi nating Padre Damaso, tigasin, walang puso, walang pakialam. Pero sa pagkakataong ito, si Padre Damaso ay parang bata. Okay? Parang kaawa-awa dahil sa sinapit ng dalaga. Okay? Bakit kaya siya apektado? Yan ang malaking katanungan na malalaman natin sa susunod na mga kabanata. Alam mo ang ginawa niya? Dahil sa sobrang lungkot niya, pumunta siya sa silong ng bahay. Ano kaya ang ginawa niya sa silong? Doon ibinuhos ang kanyang damdamin, no? Na sobrang lungkot. Napaiyak siya na parang bata. At take note mga anak, hagulgol ang kanyang iyak, okay? Hindi siya halos makapaniwala kung bakit si Maria Clara ay nagkasakit. Lahat ng kanyang sama ng loob, hinanakit, binuhos niya doon, kaya naman ang kanyang hagulgol ay napakalakas. Samantalang ang tao sa paligid, aba, naisip nila na, ay, si Padre Damaso pala, kahit matigas ang puso, may part din pala na siya ay mapagmahal. Yan ay mga iniisip ng mga taong nakakita dahil sa aksyon, okay, na ginawa ni Padre Damaso sa mga oras na iyon. Hanggang siya ay nahimasmasan, umakyat siya muli para harapin si Linares. Nung siya ay naging okay na, nakausap niya ngayon si Linares na ipinakilala naman sa kanya ng mag-asawang De Espadanya. Okay? Ang tanong, bakit kaya nais makausap ni Linares si Padre Damaso? Alam niyo mga anak, napakasimple lang ng dahilan. Una, dahil itong si Linares ay nais magkaroon ng trabaho. Ibig sabihin mga anak, ito ay humihingi ng tulong para siya ay magkatrabaho. Okay? Pangalawa, maliban sa trabaho na yan anak, okay, layunin din niyang maghanap ng mapangasawa. Okay? Kaya alam niyo nung narinig, no? Narinig ni Padre Damaso ang kanyang gusto. Ang sabi ni Padre Damaso, o sige, pagdating sa trabaho, walang problema. Maihahanap kita. Pero pagdating kung sino ang iyong mapangasawa, aba, hindi ko masasagot yan. Panandali ang nag-isip si Padre Damaso tungkol sa pag-aasawa. Hanggang sa sinabi na lamang niya kay Linares na, o sige, kakausapin natin si Kapitan Tiago. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay agad na umalis si Padre Damas. Ito namang si Maria Clara ay may nagbabantay sa kanya. At sino yung nagbabantay kay Maria Clara? Walang iba kundi si Padre Salve. Ayan, ilagay natin si Padre Salve. Itong si Padre Salve,
kagaya ni Padre Damaso na malungkot na malungkot. Si Padre Salvi naman ay ganoon din. Hindi siya mapalagay sa nakita niyang kalagayan ng dalaga. Lakad dito, lakad doon. Isip dito, isip doon. Ganyan ang kanyang ginawa kasi nga nagpapahiwatig lamang ang kanyang kilos na siya ay labis na nag-aalala. At lahat ng tao doon ay nais na gumaling kaagad si Maria Clara. Hanggang sa pumunta sa bahay ni Kapitan Tiago si Lucas. Ang tanong, bakit siya pupunta? Okay, kung natatandaan yung mga anak, si Lucas, ang una niyang pinuntahan ay si Crisostomo Ibarra dahil siya daw yung kapatid ng namatay. At kaya niya kinausap si Crisostomo Ibarra para manghingi ng pera bilang kabayaran doon sa namatay niyang kapatid. Okay? O ngayon naman, ang pangalawa niyang pinuntahan ay ang pari, si Padre Salve. Kaya ang ginawa ni Padre Salve, mga anak, okay? Hinarap niya si Lucas sa labas ng kwarto. Agad na nagpakilala ang lalaki kung sino siya, okay? Pagkatapos, napaurong si Padre Salve, okay? Bakit? Nagtataka kasi siya kung ano ang kailangan ng lalaki. Yun naman pala, kilala ni Padre Salve kung sino si Lucas. Ngayon, sabi niya, ano ang kailangan mo? Nagsalita ngayon si Lucas kung ano talaga ang kanyang kailangan. Pumunta daw siya kay Crisostomo Ibarra. Ayan. At ano ang kanyang ginawa? Tulad nga ng sabi ko, pumunta siya doon para manghingi ng kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit, itong si Lucas ay gawa-gawa ng kwento. Sabi niya, nung pumunta siya kay Crisostomo Ibarra, siya daw ay pinagtabuyan, sinaktan, ginulpi, at kung ano-ano pa. Ano pang sinabi niya? Napilitan daw si Crisostomo Ibarra na magbigay ng abuloy. Ayon kay Lucas, napilitan daw si Crisostomo Ibarra na magbigay ng 500 pesos bilang abuloy doon sa namatay niyang kapatid. Okay? So, sa madaling salita, mga anak, itong si Lucas ay gumagawa ng kwento. At ayon pa kay Lucas, pagkabigay na pagkabigay daw ng 500 pesos, sinabi daw ni Crisostomo Ibarra na huwag na siyang babalik at magpapakita pa. Matapos ang pagsusumbong ni Lucas kay Padre Salve, agad na sinabi niya na alam kong matutulungan niyo ako. Alam mo ang sagot ni Padre Salve? Kilala kita kung sino ka. Hindi ka taga rito. Ang sagot naman ni Lucas, kilala po kayo sa buong bayan. So sa madaling salita, anak, sa pagkakasabi ni Lucas, aba, bawal kang tumanggi kasi kilala ka sa buong bayan. Kaya dahil doon, si Padre Salve ay nagalit kay Lucas at pinagtabuyan niya ito palabas ng bahay. Dahil sa ginawa ni Padre Salve, lumabas ang tunay na ugali ni Lucas. Ang sabi niya, ikaw pa man din ay isang pari. Ibig sabihin, pari ka, tapos hindi ka tutulong sa nasawi. Sabi ni Padre Salve, pasalamat ka at hindi ka pinakulong ni Crisostomo Ibarra. Kaya't hindi napigilan ni Padre Salve na sigawan si Lucas at sinabing lumayas daw si Lucas sa bahay na iyon. Samantalang ang sinagot naman ni Lucas, pwede bang makausap si Padre Damaso? Ang sagot naman ng pari, wala dito si Padre Damaso at hindi siya makakausap kasi abala siyang tao. Dahil sa mga pangyayari, napasigaw si Padre Salve, ang lahat ng mga tao sa paligid sa bahay na yon ay biglang pinuntahan kung saan naroon si Padre Salve para alamin kung ano ang nangyari. Okay? Pero ang tugon lamang ni Padre Salve ay wala yon, isang lalaking tamad na namamalimos. Okay? Ayan. At yan ang ating mga kaganapan sa Kabanata 43.